kamakailan lang ay kalat na kalat sa social media ang di umano'y natagpo ang dambuhalang ahas na naging bato sa probinsya ng Masbate. Ano nga bang hiwaga o kababalaghan ang bumabalot dito? Sa bidyong ito ay ating pag-uusapan ang misteryo sa isang dambuhalang ahas na di umano'y naging isang bato. Saan nga ba ito matatagpuan? May katotohanan ba ang mga kwento na bumabalot dito? Naga Cave, isang kuweba na matatagpuan sa bansang Thailand. Dito matatagpuan ang isang napakalaking bato na kapag pinagmasdan mong mabuti, iisipin mong ito ay isang napakalaking ahas. Kung iyong mapapansin, ang estruktura ng batong ito ay maikukumpara mo sa kaliskis ng isang ahas. Kaya naman, maraming naniniwala na ito'y totoong labi ng isang higanting ahas na isinumpa noong unang panahon. Ayon naman sa opisyal ng nasabing National Park ng Thailand, ang tinaguriang snake scale na ito ay tinatayang nasa 100,000 na ang edad. Lumalabas din na mayroong mga haka-haka na posibleng ito ay labi ng pinakmalaking ahas na nabuhay sa mundo noon pang unang panahon. Bagamat mayroong pagkakatulad ang dambuhalang bato na ito sa maalamat na Titanoboa, naniniwala ang mga eksperto na ginawa lamang ito ng mga sinaunang tao o kaya inukit lamang nila ang nakakamangang estrukturang batong ito. May mga teorya naman na kagagawan di umano ito ng pabago-bagong klima sa lugar. Maaaring sa pabago-bago ng panahon ay nabuo ang estrukturang ito at nagkataon lamang na hugis-kaliskis ito na katulad ng sa ahas. Sa Pilipinas, mayroon din tayong isang lugar kung saan matatagpuan ang isang di umano'y isang dambuhalang ahas na naging isang bato rin. Matatagpuan ito sa isang barangay sa Maulingon sa Masbate. Sa kanilang kwentong bayan, ang dambuhalang ahas na ito ay kayang lunukin ang isang buong baka. Sinasabing habang gumagapang ito papunta sa karagatan upang maghanap ng pagkain, tinamaan ito di umano ng isang kidlat. At kaagad-agad itong naging isang bato. May paliwanag naman ang mga eksperto sa posibleng pinanggalingan talaga ng snake-like rock formation na ito ng Masbate. Ayon sa kanila, posible itong nabuo ilang milyong taon na ang nakalilipas. Para sa kanila, nabuo ang ahas na bato na ito mula sa umaagos na magma ng pumutok na bulkan malapit lamang sa barangay Maulingon sa Masbate. Sa paghalo nito di umano sa tubig, ito ay tumigas
at ito ay nagkataon na naging hugis ahas. Anuman ang kanilang paniniwala sa lugar na ito, hindi natin maitatanggi na talagang nakakabighani ang mga estrukturang ito. Kaya naging attraction ang mga batong ahas na ito sa mga turista. Bukod kasi sa magagandang rock formation, ang mga kwentong bayan na nakaakibat nito ay talaga namang nagbibigay pa ng dagdag na misteryo sa kagandahang ibinibigay sa atin ng kalikasan. Samantala, kahapon lang sa National Geographic Wild, may inanunsyo ang mga siyentipiko mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sila ay nakadiskubre ng napakadelikadong uri ng ahas. Pinaniniwalaan nila na ito ay galing sa mas magandang uri ng pamilya ng reptilya. Ayon sa Nat Geo Wild, ang ahas na ito ay umahaba ng 0.1 cm tuwing ito ay kumakain. At ito ay kumakain tuwing ika-30 segundo. Itong partikular na ahas na ito ay hindi mapapatay o masasaktan ng anumang sandata. Namamatay lamang ito di umano kapag nakagat niya ang sarili niya o kapag bumangga sa isang pader. Tunay na nakakagulat, di ba? Ayon din sa mga siyentipiko, iyon lang ang tanging paraan para mapatay ang ahas na ito. Pero patuloy ang pananaliksik upang makadiskubre ng panibagong paraan upang mapatay ang nasabing ahas. Ito na ang pinakamakamandag at pinakanakamamatay na ahas na nadiskubre sa buong kasaysayan ng tao. Ang ahas na ito ay makikita sa Nokia 3310. Maraming salamat sa panonood ng video na ito. Ikaw ba ay nasiyahan? I-subscribe mo na yan. At idagdag na rin ang comment. At pindutin ang notification bell para lagi tayong updated sa atin pang mga susunod na mga videos. At kung nagustuhan mo yung aking video, please subscribe lang sa aking munting channel, Tito Noobs Vlog. At huwag pong kalimutan pindutin ang notification bell para po updated lagi tayo sa atin pang mga susunod na mga videos.